Welcome back to our channel. At ngayon, dahil back to school na, marami kami mga bagay-bagay na pinagbibili ngayong araw na ito. At yun ang isi-share namin sa inyo. Ay! Antok na! Lang nakatulog na yung aking anak dahil nakita nyo naman sobrang antok na siya kanina. Ang gagawin natin ngayon is papakita ko lang sa inyo mag-a-admax tayo ng mga bagay-bagay na pinamili namin. Ito, unahin na natin ito dahil nandito naman na siya. This is an LOL na sandwich box, tsaka meron siyang water bottle na pwedeng lagyan ng mga kung anik-anik dyan. Kung mga Oreo-Oreo lang ang gusto niya or mga lamon-mamon, eme-eme. Tapos ito yung water bottle niya. And then, meron ako dito, marami kasi akong ganito. Bibigyan ko siya ng ganito. Lalagyan ko ng alcohol para pang-sanitize sa kanyang mga kamay. And I bought this Wee Bear Bear sa Miniso. Tapos, ano naman to, sanitizer yung laman niya. Dahil nakakatuwa siya, isasabit natin siya sa bag. I'm sure mag-i-enjoy na rin siya mag-sanitize dahil siya. Madami kaming binili sa kanya ng mga sharpener. Pero this one, meron siyang different sizes. Kaya, binili na rin namin yan. Tapos, inano ko na to. Nilagay ko na dito sa pencil case niya yung kanyang mga gagamitin bukas. So, ito, mga Mongol pencils na tinasahan na namin. Tapos, mga erasers. Gusto niya kasi ng may pink. Tapos, may takip. Natuwa siya na may takip. Faster pala yung brand niya. So, yan. Para siyang ball pen. Pero, pencil lang talaga yan sa totoong buhay. Old school. Alam mo yung ano pa ako, bata pa ako, nung nag-aaral pa ako, yan ganyan. Meron diba na nilalagyan ng ng name, tapos may tape, tapos iniikot-ikot na ganyan. So, ginawa namin siya ng gano'n on a sticker paper naman. This one is naman yung kanyang pencil case is Disney pencil case. Pero meron pa akong isang pencil case actually na binili sa kanya. So, Skylar siya. Na maganda naman kasi siya kasi pang matagalan. Parang ako kasi, ang gusto ko rin, ayan. Pero actually, ako din talaga ang may gusto nito sa toong buhay. Ayan, maganda siya. At mukhang matibay naman talaga. Tapos mga paper, syempre, pang grade 1 na yung binili ko sa kanya. Mga Best Buy sa National Bookstore. Marami naman doon mga iba-iba, pero wala pa naman akong na-re-receive from the teachers sa mga requirements ng papers nila. So, ito muna, marami kaming ganito. Siguro mga 6 pads. So, okay na yun sa kanya. Bumili kami ng mga t-shirts na white kasi ang sabi, bawal yung dress. Actually, yung unang binili ko sa kanya, dress talaga. Parang iniisip ko na, ini-imagine ko na magda-dress siya, ganyan. Bawal pala. Pants and a white shirt lang daw ang gagamitin habang wala pa silang uniform. So, yun yung mga binili namin. And nilabahan ko na, bilang bukas na siya magsistart na pumasok. And maganda, white shirt na nakita ko is from Uniqlo. Yung mga pang plain lang, yung parang ganito. Kasi bumili rin kami kay husband naman ito. Pero, yung mga ganitong klase sa Uniqlo. Ayan, yung mga ganito. Pero yung white, tapos na pamahasa. Ayan, bongga-bongga yun. So, yung asawa ko talaga, hindi rin talaga siya nagpapakalo. Parang iba back to school din talaga siya. So, bilibili niya. And then, meron din kaming binili sa SM na ay, kung makasabi naman ako, parang di naman pala magba-back to school ako kasi nakakita ako ng ganito. Actually, nakikita ko siya sa Muji. Pero, nung dumaan kami the last time, wala silang ganitong size. So, sa SM, nakita ko, diba, perfect siya. Pwede kong gamitin na mga anik-anik. Sa dami ko ng mga bagelya sa buhay, talagang gustong-gusto ko pa rin every time nakakita ko ng mga ganyan-ganyan. Actually, sa akin din ito. Sa totoong buhay naman talaga. Tapos ako mag-back. So, ito. Ayan. Marvel. Nakakita ko ng Marvel. Kasi ang dami ko mga merchandise na Marvel. Bilang fan naman talaga kami ng Marvel. At gusto ko yung ganitong tela na talagang pagmatagalan. Tapos meron pa siyang ganito nakasama. Usually, pumupunta kami sa grocery ay 42 something na yata. Ang isang ganito na 32 wipes. Ay 100 pesos lang. Kaya ayan.
Pinili na namin ito. Meron din siyang babaunin na ganito. Vicks na maliit na maliit. Naku, cute na cute nga siya dito. Kaya gustong-gustong daw niya talagang dalhin ito. Pinili ako siya ng Rusty Lopez na shoes. Yung parang dull shoes na style. Usually, di ba parang ganun yung mga ginagamit ng mga bata sa school. Pero sa kanya, nahihirapan siya doon. Yung pinaka parang strap niya na ganito. Nahihirapan siya. So, ito na lang ang binili ko kasi very comfy daw to para sa kanya ito. Eh, ano naman to? Actually, hindi siya black. This is dark blue. Pero binila ko din siya ng black. Ito kasi yung size na available na sakto sa kanya, 31. Pero yung black, wala na daw silang ganong size. So, kunuha ko na rin ito bilang lalakit. Oh, bilis naman din lumaki ng baka niya. Ganyan. Eh, parang ito yung mas magagamit niya. Dahil mas comfortable siya dito. Champion naman niya. Rubber shoes. Yan. Yan, kailangan nila ng crayons. Marami pa siyang crayons dito, pero pinilang ko siya ng bago. And this one, na name tag. Maganda to kasi, ano na lang, sulatan mo na lang ng pentel pen. Carry bells na siya. And syempre, yung bagelya. Ayan, cute na cute ako dito nung nakita ko. So, ito yung magiging bag niya. And hindi lang siya ang may bagelya. Dahil ang sabi sa akin nung maghahatid, kasi ako, usually natutulog ako ng hanggang lunchtime na halos. Kasi natutulog naman ako, nag-start ako matulog umaga na. Kaya malamang ay hanggang first day of school lang ako makakapaghatid kay Bagets. Ang mga susunod ay si husband na maghahatid sa kanya. At syempre, humirit din siya, nalalagyanan niya daw ng cellphone kapag maghahatid siya. Ano, sling bag. Nakasya-kasya naman talaga yung cellphone niya dito. Ito, binili namin ng Saturday. And tapos Sunday, lumabas ulit kami. And then, napadaan kami sa Puma. Ito nabili namin. Hindi kami nakadaan doon nung Saturday. Kaya naman nung dumaan kami ngayon, nakita ko. It's a pink bag. And very, very, ano din po, very, very nice. Dahil gustong-gusto din naman ni baby talaga yung pink. So, ito na natin. Yeah, hindi ko alam kung ano na magigustuhan ng gamitin. Pero, actually, parang mas bet ko yung Nike. Although, mas mahal itong ano, Puma. This one is $2,150. Ayan. Pero, this is very nice kasi parang waterproof siya. So, yan. Meron din siyang mga bulsa-bulsa dito. Pocket-pocket. Tapos, ito. Parang yung itsura niya kasi pwedeng kahit medyo mas malaki yung gagamit. Kahit actually, parang kahit ako yung gagamit, okay lang. So, baka yung Nike yung gamitin niya. Tapos this one, pwede kong gamitin. Or, pwedeng next year na nga, o diba? Meron na siyang papasok next year. So, ayan. Ang ganda, diba? Ayan. So, yan. Tapos may pocket din siya dito. Zip pocket. Ayan. Pero yung Nike, balikan ko, pakita ko sa inyo yung difference. Yes, maganda siya kasi yung water bottle, pwede na dito. Meron din siyang pocket dito. At para ma-motivate ang anak ko, meron siyang just do it dyan. Just do it, baby, just do it. And meron pa rin siyang just do it dito, o diba? And then yan, sa loob, medyo maluwag yung loob niya. Although, the difference is, walang pocket sa loob. Pero hindi naman niya kailangan ng medyo karamihan mga pocket. Alam mo, mga bata. Hindi naman nila kailangan masyado ng mga ganyan-ganyan. Especially kung kinder pa lang naman. Meron din ako. Di ba? Para naman kung saan ako nag-work, di ba? Dahil, andito na lang naman ako sa bahay. Pero, hindi ko alam. Sabi ko nga, dahil sobrang hilig namin lumabas. Sabi ko nga, oh, sa mga susunod, hindi naman tayo namabasa dahil puro tayo kain, puro tayo bili ng mga kumamit. At magtipid tayo dahil meron tayong estudyante. Tapos, bumili din naman ako nito. So, saan ko ito gagamitin? Yung tanungan talaga. Ayan. So, this one is actually a bucket bag. So, gusto ko na yung mga texture na ganito. Ano, yung walang masyadong kasama na synthetic na leather. Kasi, mas pang matagalan. Plus, pag nababasa, yung loob is mas safe. Yan, bucket bag siya na marami ka na rin malalagay. So, ganyan lang siya. And then, meron din siyang zip bucket sa loob. Ang ganda. Actually, ang ganda nito talaga. Ganyan siya.
Tapos, mahaba din yung strap niya dito. O, diba? Meron pa nga akong isang Puma na, ano, bag na sobrang tagal ko nang hindi nagagamit. Nakatago lang din siya. Pero dahil nga, yung texture din ng bag na yun is ganito. Wala siyang part na leather. Pwedeng-pwede na nakatago lang siya ng matagal na panahon. And I'm sure magagamit ko rin siya pag outing-outing kami. So, yan. Ang ganda, diba? Umbrella. It's a ladybug umbrella sa National Bookstore. At ang gusto niya yung ganito. IP.